Marami dapat ikonsidera bago mapataas ang speed limit sa mga expressway. Ito ang iginiit ni Philippine Advocates for Road Safety Director June Estalio sa panukalang batas ni Ilocos 1st District Representative Ronald Singson na mapataas ang speed limit sa mga expressway ng bansa. Nais ni Singson na taasan ang kasalukuyang speed limit na 80 kilometers per hour sa mga bus sa 120 kilometers per hour at maximum speed limit sa iba pang masasakyan mula 100 kilometers per hour ay gagawing 140 kilometers per hour. Pero ayon kay Estalio na masyado lamang mataas ang ipinanunukalang speed limit ni Singson. Dagdag nito na kailangan aniyang ikonsidera ang road infrastructure, training at behavior ng mga motorista at enforcement ng batas trapiko. Kung road infrastructure, ang expressway natin, may mga segment pa rin na parang hindi pa rin siya ready to increase the speed limit, to elevate the speed limit. Maraming repairs pa rin na ano. Hindi katulad kung kayo may mga experience kasi we can compare to other countries na ang road infra nila talagang by 100 kilometers maayos lahat. Sa atin may mga segment na nasira. Dagdag pa ni Estalio na kung pipilitin na itaas ang speed limit sa mga expressway, mas dadami lamang aniya ang mga aksidente sa kalsada. Mas ligtas aniya na panatilihin na muna ang kasalukuyang speed limit. Para sa amin, ang posisyon namin dyan mas safer na just to maintain the current speed limit. Ang scenario doon, we can expect a greater number of road crash incidents. Pagano, kasi traffic management is... There are five elements in traffic management, no? From education, enforcement, engineering, even ecology is being considered as an element of traffic management. Yeah, may mga aspect na hindi pa natin ma-meet masyado yung effectively ang ganong mga requirement. Para naman sa isang ophthalmologist na si Dr. Vicente Victor Ocampo Jr., kung itataas man ang speed limit, dapat tiyakin na may clear eye vision ang mga motorista. Dapat malinaw ang paningin sa harap, but more also dapat ang peripheral vision niya is also not affected. Kasi lalo pag mabilis eh, hindi mo nakikita, meron palang sa gilid mo na kotse, hindi mo nakikita, either ikaw ang liliko or yung kotse na yun, liliko, hindi mo maiiwasan. E pag mas mabilis yon, mas mahirap rin yon. So it makes it even more important that you have good vision and good peripheral vision. Binigyang halaga rin ng isang eye expert na dapat maipatupad ng Land Transportation Office ng maayos ang vision screening para sa mga motorista. The Philippine Academy of Ophthalmology has a vision screening guideline for driving. And then it's also importante din ma-implement natin yung talagang vision screen that all our LTO medical offices have a proper chart. Yung tamang chart at tamang distansya at talagang pababasahin kung sino man yung driver na magme-medical. Kaugnay nito ay inilunsad ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang kauna-unahang barkada ni PIT Health and Wellness Program. Layo nito na tiyakin ang kalusugan ng machuper, konduktor at dispatcher na nagtatrabaho sa PITX. Maliban sa road safety seminar, may libreng eye check-up at medical consultation ang mga miyembro ng nasabing programa. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.